So we expect po yung mga some changes, hindi po, hindi lang po specific provisions po yung napag-usapan na i-revisit, but the entire resolution, sir. So thank you, Madam Chair, for that clarification to Comelec. Although of course very busy na rin yung ating ating commissioners at may mga bagong appointees nga. Sana rin sana nandito sila para rin makapag-clarify dito sa aspect na to. Matanong ko lang, wala pong commissioner no naka-attend ngayon, tama po ba? Wala po yata kong guide. I think they have an inbound I saw in the news that they have a meeting today. Yes, ma'am. It's ongoing po yung NBank meeting. So thank you. Maybe siguro we could be apprised of the development in the NBank ASAP para rin po we're just a few days matatapos na yung campaign period. So ninais po sana natin maklarify yung maraming positions and developments not only in the COVID situation but also the other requirements. By the way, hindi ko na rin na-mention, ano, even the composition of the RCC, no? Na apparently, of course, nabanggit siya po in consideration of the pandemic situation, yung regional director nga na, sa RCC, for example, may Department of Health, but medyo nagtataka kami bakit malaki ng papel ng PNP at AFP dito sa committing ito. And I think there have been some complaints where requests for applications for activities were denied by the representatives of the AFP and PNP. And probably we could show you that later. Pero although na override sila because three out of five members voted to confirm the activity, medyo concerning lang that the PNP and AFP have been opposing, no, activities which even the IATF has actually allowed. We do not know if the grounds were for health reasons or other reasons. So yun lang po yung isang concern. Kaya po nanais sana na meron tayong commissioners para makapag-directly clarify. And I understand since they have an in-bank meeting, then sana doon sa susunod na pagpupulong po natin, immediately makapagbigay sila ng clarification. Thank you, Madam Chair. Thank you, Kong Ferdy. Before we continue, I'd like to acknowledge the presence of Congressman Tyrone Agabas of the 6th District of Pangasinan, Congressman Edgar Erice, Vice Chair of our committee and also representative of the 2nd District of Caloocan City. And I think Director Jimenez is already here. I don't know if Director Jimenez, can you answer that question of COM 30? I'm sorry, Madam Chair. I just logged in. Oh, okay. You just kicked in. Ano po yung question? Sorry. COM 30, baka pwedeng maulit yung question mo sa COMELEC. Nandyan si Director Jimenez. Yes, thank you, Madam Chair. Good afternoon, James. Good afternoon, sir. Sorry, I'm late. Yes po. I understand. Merong NBank. I was raising the concern about, well, una sana yung, obviously, kailangan sana natin yung representative commissioners para we get it straight from the proverbial horse's mouth. Pero since may NBank na, hopefully ma-clarify yung mga ilang concerns na na-raise na. So, Kong, yung una bang mga ilang questions pa ba, Madam Chair? Yung una kong natanong. Yung last na tanong niyo, yung sa ano, yung sa permits. Kasi yun ang hindi nasagot ni Director David Catino. Okay. Kong? Director. I think Kong, tungkol po yan dun sa perceived na outsized participation ng PNP sa proseso ng pagbibigay ng permits, I think, no. Kung nasa disenyo po kasi ng ano yan, ng RCC, na merong mga boto yung mga iba't ibang miyembro ng RC ng CCC, no. So whatever level that is, we understand the concerns that are being raised, particularly dito nga sa apparent role ng PNP. And
bagamat hindi pa po nagsisimula yung review, that is certainly one of the things that's going to be taken up. No? Magkakaroon po kasi ng malawakan at comprehensive na revisiting ng buong resolution. At kasama po dyan yung composition ng mga CCC natin, kasama na rin yung role ng bawat isang miyembro. So magkakaroon po tayo ng clarification dyan. Sa ngayon po kasi, yung nakikita nating bumuboto yung mga iba't ibang miyembro, eh yan po talaga ang disenyo nung ating CCC. Again, we're open to revisiting everything, not to simply defend kung ano yung ginagawa, but yun nga talaga ang original vision for that. Thank you, Director. Okay na po, Comfort D? Yes, narinig po ako. I'm having problems with my mic. Okay na po. Yan. Okay na po. Salamat po sa initial na tanong. Since it will be subject to review, yun nga lang po, ang concern lang po, sana take up ng ating kagalang-galang na commission, the newly constitute, well, additional members. I think Commissioner George Garcia was appointed about, I think, yesterday, tama ba? Yesterday lang. Oh. So sana po ma-take up kagad yan dahil concern yan na maraming candidates and even the public who would like to participate in the electoral process. Salamat, Madam Chair. Salamat. Thank you, Comfordy. Our next Congresswoman Franz Castro and then Congressman Arise. So, Kong Franz. Thank you, Madam Chair. Yes. Yes. So yung mga tanong ko po ano, siguro firstly, Madam Chair, I would like to ask the reason why the Comelec did not answer my letter dated February 4, 2002. This is before the campaign period. Kasi nga, Madam Chair, marami kaming nakitang tingin namin sa ACT Teachers Party List, maraming ano, parang nasisikil yung karapatan ng mga kandidato, ng ating mga botante, yung ating mga tao na magkaroon ng ano no, ng malayang mamalaman ng tao no, sino ba tong mga kandidato na ito, kasi dito sa 10732 na 10732 po na resolution, ganun po yung naramdaman namin. Kasi parang ang hirap sa mga kandidatong katulad namin, halimbawa Madam Chair, pupunta sa mga ganito, kailangan pa talaga ng permit. So yun talaga yung isa, Madam Chair. So for example, dito sa section 1M, yung definition ng in-person campaign. Although meron pa namang pagre-review niyan ano, pero i-implement pa rin naman ito sa ngayon eh. Yung uses Madam Chair ng candidate and his supporters. Oh, una muna, bakit po pala hindi nasagot yung letter ko ng February 4, 2022. Kasi March ano na ngayon, March 9, Madam Chair. May other reason. Director Jimenez or Director David? Madam Chair, si Director David siguro po. Opo, ma'am. Yes, ma'am. To whom was the letter addressed po kaya? And if may we know lang po if okay lang po yung malaman yung contents po ng letter, baka po pwede namin sagutin. Yes, it is addressed to the acting chairperson herself, Commissioner Socorro Inti. Siyempre, yung content ng letter po natin ay yung mga clarification doon sa 10732 na resolution. So yun po, February 4. Director? Which particular provision po kaya? Is it po yung dun sa kung sino po yung pwedeng mag-apply ang dapat? Pwede po bang masagot niyo muna yung tanong ko? Bakit hindi niyo po sinagot yung tanong, yung aking letter, dated February 4? Opo. Kadalasan naman po yung letter na addressed po sa chairman, i-endorse naman po yun sa proper department or committee na dapat pong tumugon po dun sa sulat.
And for sure naman din po, natanggap naman po yan ng office din ni Commissioner Bulay, who is the commissioner in charge po ng National Campaign Committee po. And siguro iyan na lang po namin if i-follow up po yung dun sa sagot ng letter. Pero po if okay lang din po sa inyo to tell us kung ano po mismo yung mga tanong, we'll be we would gladly to answer po kung ano po yung mga Thank you for your answer, Director Eliza. So I still wait for the for the written answer to my to my letter. So yung unang question po natin, yung sa section 1M, the definition of in-person campaign that uses candidate and his supporters. So are the campaign activities without the physical presence of the candidate, such as the nominee, in the case of party list, considered as in-person campaign? Opo, so ma'am. Does the person require likewise a permit for it? I will pass the floor to Pong Franz para yung question and answer will be delayed. I don't have to recognize anyone, any of you. Yes, Madam Chair. Thank you. Pong Franz, thank you. Go ahead. So yun po yung tanong, Director. So ang tanong natin, are the campaign activities without the physical presence of the candidate or a nominee is a in-person campaign? So kung wala pong presence ng nominee or so, we mean yung kahit po wala yung candidate, actually we had several nga applications from the different RCCs coming from supporters without the candidate po, no, without the presence, yes, of the candidate. Yes, nag-initiate, these are organized privately po by supporters. Yes. So ang naging guidance din po kasi from the commissioner in charge, and yun din po yung guidance na binibigay namin sa field officers, to include supporters po dun sa requirement that na kailangan po mag-seek din muna ng permit. Kasi nga po, it should be treated nga po in general po siya, no? Yung treatment. Okay. That. So, yun ang problema natin, Madam Chair, no? Yun yung problema natin. So, ang daming mga areas sa mga lugar. So, kapag wala dun yung in-person. Halimbawa po, kung si itignan natin sa extreme cases, lahat na ng area sa buong Pilipinas, mag-apply ang kandidato ng mga permit, maasikaso ba ito? Alo, sa isang ano lang yun, sa isang kandidato lang yun, sa national office, for example, o sa national. So ano po yung capacity ng Comelec, ng kanilang CCC or whatever yung office na mag-a-approve nun? Kasi ito, within 72 hours, dapat naka-approve. So ano yung capacity ng Comelec para aprobahan yun at hindi magkakagulo doon sa pupunta sa Comelec offices, etc. So, nakita niyo po ba yung trabaho na nadidudulot nitong mga pagkuha pa ng mga permit? Opo, ma'am. Kasi wala pang local. Wala pa tong local, Madam Chair, no? Wala pa tong local na mga candidates. So, ngayon, national pa lang. So, nakita niyo po ba yung, halimbawa, yung 178 na party list na yan, magkakampaign yan sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Magbibigay kami ng mga SPA sa mga lahat ng bahagi ng Pilipinas para mag-apply sa inyo. In 72 hours, kailangan naka-apply na kami para makapag-campaign. So, nakita niyo po ba yung trabaho na yon ng dinulot nitong isang provision nito dito sa resolution. So, yun sana makita ng Comelec yun. Yes, ma'am, pero nga po, we know din po yung bulk din at actually dagdag po talaga yan sa current trabaho na po namin. But so far naman po, we didn't receive any report pa naman din po from the various RCCs na nagsimula na po sila mag-accept ng applications na hindi po nila naman din kinakaya. In fact, nakapag-report na rin po sila sa amin ng mga nag-apply na rin po sa kanila ng applications and kung ano po yung naging action nila sa mga applications. Pero yun nga. Anyway, i-review nyo naman yan. Yes, i-review nyo naman kasi pagdating ng local campaigns,
yun na yung magiging problema. Sa ngayon, wala pa kayo nakikitang ganun. Pagdating ng local campaigns, kung ito pa rin yung resolution ninyo na ganito, ay I don't think na makakaya ng dami no ng personnel ng Comelec. And then itong reportorial requirements. So, alimbawa po medyo gahol na sa oras or gahol na sa oras yung invitation dun sa kandidato. Hindi siya within three days. Okay, a day before o minsan nga mga hours before mag-aano kay invite ka ng organizations o ng community. So kailangan pa ba ng permit sa mga ganon tsaka yung reportorial requirements? So sa ngayon po ma'am, kasi kung ano lang po yung nakasaad din doon sa resolution, yun doon po ang sinusunod. Balikan ko lang po ma'am din yung doon sa sabi ng bulk pagdating ng local pag ano pag mag-set in na yung campaign for local position. For local. Opo, napindot po naman din po kanina ma'am na multi-level po siya. So lahat po ng opisina naman po ng Comelec po, kanya-kanyang jurisdiction yun. So kanya-kanya po ang receipt nila ng mga applications sa, kung sa jurisdiction po nila yun mag-fall. So it's not just one office naman po. Opo. Okay lang. So yun lang naman po. No? Ma-review nyo po itong Section 1M. At saka yung binabanggit po natin ano, so kapag po immediate urgent po yung invitation, so hindi na kailangan ng permit, di po ba? Kasi nga ano nga nagpas ano na siya eh, hindi na siya within the 72 hours, so hindi na po kailangan ng permit doon ng candidate. Gaya po nabanggit ko, pero kailangan ng reportorial, kailangan pa rin po talagang mag-apply. Pero ang naging last guidance po namin sa field officials, siguro for accommodation na rin po sa mga kandidato para hindi naman masyado pong once na na yung po 72 hours kung titignan is to allow us po no din to assess and evaluate yung applications pati kung kumpleto na rin po yung requirements. So ang although yun po yung nakasaad naman no po sa resolution, Okay, kasi yung mga support ay sabay yan no, mag-aano sa inyo, mag-i-invite kasi based doon sa mga experiences no. Sabay-sabay yan na accommodate mo na as much as possible yung lahat. May mga ganyang mga case din. So tinitingnan inagaano lang ako ng mga scenario no, director, doon based doon sa naranasan namin ng after 30 days na ng campaign period. So yun lang po yung ano natin. Yes, ma'am. Noted po lahat, ma'am, ng mga ano ninyo, ng mga tanong at saka po yung suggestions that i-relay din po namin yan sa review committee po. Thank you, ma'am. Kong Franz? Okay na po kayo, Kong Franz? Madam Chair, okay na po ako doon kasi anyway, magre-review pa naman yan. Tsaka later on, meron din po akong question kasi meron din namang mga questions din yung mga constituents ko as regards to the nagsimula na kasi yung training ng mga BEI. Thank you, Madam Chair. Thank you, Kong Franz. Before we continue, I'd like to also acknowledge the presence of Congresswoman Kulyama. So next, Kong Erise, are you ready po to ask questions? Vice Chair? Wala na yata si Kong Rize. Okay. Thank you, Madam Chair. I have some questions. I give you the floor. One is regarding the pronouncement of USEC. Do you hear me, Madam Chair? Madam Chair? Yes, we can hear you po. Kong Egay, yes, go ahead po. Yes, my question is regarding the pronouncement of Undersecretary Epemaco Densing of the DILG that prohibits barangay officials from doing campaigns or supporting candidates. Maybe a bit. Director David from Comelec, can you please answer the question of Kong Erise?
Yes, ma'am. I think I'm going to refer the question po from the law department. It's ano po, beyond po dun sa aking... Sino nandito from the law department? Attorney Abigail Lacuna. Attorney Abigail from Comelec. Are you here with us? Yes, ma'am. Good afternoon. Yes, ma'am. Yes, can you please answer the question of Congressman Arise? I'm here. Madam Chair, yes, nawala ata si Kong Arise. Naku, nawala. sige, we'll just go back to Kong Arise after. Kong Agabas would also like to ask questions. Good afternoon, Madam. Yes, go ahead, Kong Agabas. Yes, one question only. Go ahead po. Go ahead po. Nawala rin si Kong Agabas. While waiting for them to reconnect, there's a question here to Comelec. Are you saying that even if volunteers start in-person campaign without the principal candidate, they must first seek the permission from the municipal or city CCC? Director David? Yes, ma'am. Yun po yung sa resolution nga po, even if without po yung physical presence of the candidate. Kasi nga po, di ba, it's possible that supporters na lang po ang pwedeng ma-utilize to do the campaign and then mag-apply ng application. So parang na nag-defeat din po yung purpose ng resolution. Sort of parang na-secretary. So, kailangan lahat. And if I may reiterate lang po yung mandate din ng resolution, it's to, ano po, no? So we could have pa rin po yung conduct ng campaign. Pero yung safe po, in a way that we are all safe, na kailangan mag-comply din po dun sa mga minimum public health standards. So yung pong pagkuha nila ng permit, no? Or pag-apply ng permit para po mag-conduct ng campaign, that is also our way of monitoring din po lahat ng conduct ng campaigns to ensure na magiging maayos din po ito and of course safe for everyone. So yung question pa dito, is it necessary? Is it necessary for the volunteers to get an SPA from the principal candidate or party list? In our resolution, ma'am, it stated there that they need to secure a special power of attorney. But no, there are already applications that were approved as long as all the requirements po, no, yung attachment were complied with. Pag minsan, nare-relax na lang din po. Pero gaya po nabanggit kanina, i-review pa naman din po again yung resolution. So, there might be changes din po dun sa mga requirements na hinihingi. Thank you, Director. Nandiyan na ba si Kong Erisek and Kong Agabas? Nakabalik na sila? Yes, ma'am. Andito na po sila. Kong Erisek, you want to continue? Kong Agabas? Wala rin. Yeah po si Kong Arise. I can see him. Baka hindi lang tayo rinig. Baka hindi. Mahina yung connection niya. Hindi niya tayo rinig. Are there other Congress? Ayan, nandiyan. Nakalagay. Nandiyan na si Kong Arise. Pero hindi natin siya nakikita. Kong Egay? Naputol ulit. Wala. Nawala. Meron po bang gustong magtanong muna sa mga Kong? Naputol ulit si Kong Egay. At saka si Kong Agabas. Si Kong Agabas nawala. Madam Chair? Yes? Kaya na. Sino? Madam Chair, Kong Tyrone? Ah, Kong Tyrone.
Sige po. Go ahead po. Go ahead po. Yeah, isang ano lang, clarification lang. Kasi I noticed na maraming congressman ang tumatakbong mayor sa mga local positions. Now, karamihan sa kanila, yung permit for rallies and others, before it even reaches the Comelec, dadaan sa municipal mayor, yung incumbent na kalaban ng mga candidates. So is it possible na diretso na lang sa Comelec, hindi na dadaan sa local position? Director? Yes, ma'am. Actually, that is also one po, yung one problem that the resolution seeks to address. Marami po nagsasabi bakit kailangan daw po yung mga kailangan mag-conduct ng campaign, bakit kailangan yung permit galing sa LGU. What if nga po, may ganyan, kagaya pong ganyan na sitwasyon. So isa nga po yun sa ina-address. So isa po yun sa requirement kasi nandun po yun, nakasaad po yun sa Omnibus Election Code under Section 87 po na kailangan po talagang may permit. Especially sa conduct po ng mga campaign po outdoors. So talaga po kailangan nila mag-seek niyan. Pero wag po naman po silang mag-alala kasi kung there is inaction on the part naman po nung LGU, deemed approved naman po yan. I think it's after like three days na hindi po siya na-actionan, that is deemed approved. Now kung naman pong na-deny siya at ang kadalasan naman ang only, di naman pong ano na po, reason for disapproving po or denying them of the permit is kung meron na rin po naka-schedule na rin na ibang campaign doon sa schedule na yon, same place, same day. Now, kung naman pong na-deny nga po, they have a remedy naman to appeal doon sa provincial election supervisor. In fact, meron po kami nakuhang question na kung hindi nga po inaksyonan is... Hello, Madam Chair. Copy of the application para yun daw po yung i-attach nila dun sa application sa CCC kung pwede na po ba. So siguro ipakita lang po talaga that there was or evidence that there was an inaction from the office. Madam Chair, sorry to butt in. I understand. Naintindihan po natin ang resolution but yung discretion is too much kasi nasa position yun ng incumbent mayor. Usually, ang ano dyan, hindi in action but denial. And time is of the essence. Paano kung deny for whatever reasons? Anong remedy namin? We go to court? What is the relief that is immediately available? Pag whimsical yung denial doon sa permit. Kaya nga, ang ano po doon, sir, nakasaad po if there is denial, i-appeal po yun doon sa Office ng Provincial Election Supervisor at kailangan din po niyang actionan agad. Yeah, so it can be reversed, madam. Yes, sir. Opo. Thank you. Especially thank if you. The reason for denial is sabi niyo nga po whimsical, apo. Yes, thank you so much, ma'am. Welcome, sir. Thank you, Kong Tyrone. Nandiyan na ba si Kong Erise? Yes, ma'am. Kong Ehegay. Sige yes. Po, go ahead po. Thank you, Madam Chair. My first question is regarding the pronouncement of USEC Epimaco then sing of the DILG saying that the barangay officials are prohibited from joining campaigns. Gusto lang po nating ma-clarify yon kasi wala namang dating ganun. Before we continue, I'd like to acknowledge the presence of our Vice Chair, Congressman BG Lacson. Sige po, Director, go ahead, answer the question of Kong Erise. Yes, ma'am. I think Attorney Lacuna, the Law Department, could answer po yung question. Yes po. Good afternoon, Madam Chair, and to our honorable members of the House of Representatives. Yes, sir. I think you are referring to the provision po on the Omnibus Election Code, the Section 261I, particularly on the intervention of public officers and employees, which prohibits any officer employee in the civil service to engage in partisan political activity. However, po, there is an exception to that provision, those holding political offices. In the joint resolution po issued by the Civil Service and the Commission on Elections way back in 2016, it was inadvertently included po no yung barangay officials.
hindi po sila nakasama sa excluded from that prohibition. However po, now the commission po will meet again with the civil service to review and to revisit that Comelec, that joint circular po. And within the coming days po, the Comelec and the CSC will issue another resolution clarifying that po, particularly po dun sa barangay officials po. So, meaning that you will allow them to join I don't want to be quoted on this, sir, but ano po, sir, i-re-review po. Yes, sir, kasi inadvertently po na-exclude po sila sa previous joint circular ng CSC and Comelec. Ngayon po, sir, i-revisit po iyon, sir. And then okay, let's just wait po na lang, sir, for that modified or amended version po. Thank you, sir. Okay, thank you. And my second question is about the permits. Ano? Bakit di nalang exclude yung mga local government officials from ano, granting campaign permits? Kasi karamihan naman sa kanila mga elections, mga candidates. So parang lumalabas sa ano sila, referee or umpires in a, na kasama sila din sa game. For example, in Caloocan, some time ago, yung kay Mayor Isko na motorcade dininay ng local government, so dinatuloy. Pero on the same day na grant yung kay Senator Pacquiao, tapos before that one day na talagang punong-puno na talaga nag-traffic 5 hours yung time kay presidential candidate Bongbong Marcos. So na-delay lahat yung preparation, yung gastos, yung preparation because of that denial, nabaliwala lahat yun. Kasi nga, yung nagbibigay ng permit, kasama sa game. Pwede ba yun? Yung referee, player? Director David? Yes. Okay, ano lang kasi Kong Rise kanina wala nung we were talking about that. Naputol kasi siya so hindi niya narinig yung sagot niyo kay Kong Tyrone. Go ahead. Okay, ulit na lang po. Yes, Madam Chair. Thank you po. Sir, hindi po natin pwedeng alisin po yung requirement na lang na yun, sir, because nakasaad po yan sa Omnibus Election Code, specifically Section 87 po, the requirement that yung permit, yung requirement na kailangan po muna magkaroon ng permit sa local government. Ang pwede lang naman po maging reason din po naman ng local government to deny if there is a similar campaign na rin po scheduled. So kung may conflict po. So kung wala naman pong ganun, hindi po dapat i-deny po yung naghihingi ng permit. Pero again po, sir, sa ngayon nga po, meron po tayong batas kasi doon, sir, that we need to follow po. In reality, the local government can make in every schedule they can make another schedule, similar schedule. Paano yun? Kasi sila ka mag-apply, so makikita nila, tapos gagawa na sila ng event nila. So kung 45 days silang may event, 45 days ka hindi ko pwede. We understand po, pero yung po right now yung nasa pero sa relief naman po applicant, kung ma-deny naman po, may relief po siya to appeal naman po dun sa provincial election supervisor. Mm-hmm. Siguro dito po. May ganun po. Gano'ng katagal bago ma-resolve yan? Baka naman 1 week. I think, I'm not sure po kung state, 48 hours from receipt po. Ng provincial Yes, sir. Opo. Okay. Yung aking isa pang question regarding dun sa during the election time may rule kayo called the isolation or a parang precinct for senior citizens pagkatapos yung kanyang ballot dadalhin dun sa pinaka room for senior citizens tapos dadalhin nung may magdadala sa
from the precinct to the machine. So merong ano may gap na yung ballot niya ay hindi niya makikita. Paano kaya ang Director David? Oh, siguro sir, you are referring to the accessible polling place po, yeah, no? And emergency accessible polling place. Okay, yeah. So yung gap na baka po hindi ma-feed yung ballot niya or baka yung definitely may for example, one of the kasi ang pagkakaalam ko, somebody from the clustered precinct will go to her or him to get his ballot. Then dadali niya uli dun sa clustered precinct para ma-feed. So may gap between the voter and the voting machine. So yung gap na yun, yung paano masisecure yung ballot? Ang gagawa naman po nun is yung deputized naman din po na yun ng Comelec. So a member of the electoral board. So we'll just rely on that. So mayroong ano yun. Hindi po proof yan, di ba? Kasi for example, napakadali nun, kung makita niya, di ba, maging partisan siya, bayaran siya, medyo lagyan niya lang ng dumi yung balot, medyo tupiin niya lang yung balot, hindi na tatanggapin ng machine. Sir, siguro iparating po namin yung ano ninyo, yung... Yeah. Yan. Ang the safest way is to dapat merong mga naputol na naman si Kong Erise. Mag-observe yung watchers, di ba? Dapat kaya may watchers to makita talaga yung the whole process. Pero kung may gap na gano'n, hindi makikita ng watchers ng mga candidates. So, yun ang dapat nga tingnan. Sir, there will be watchers naman po during election. Yes, but from for example the voting precinct is in the fourth floor and the room for senior citizens is in the ground floor. So kung kukunin niya, dadali niya ron yung pag-akit niya ng three floors. Walang watcher yun. Alam ka naman, kasama niya yung lahat ng watcher ng lahat ng mga kandidato. Di ba? So pag may darating ka naman, kasama na naman, akit na naman. So parang napaka impractical noon. Kaya tingnan nyo, ano yung gap na yun, medyo mabigat yun. Kasi for example, in our city, 9% of the voting population is our senior citizens. So malaking bagay yun. Thank you, sir. Iparating po namin po yung nakita niyo pong observation niyo po yun, sir. And usually, yung mga incumbent local government officials, sa mga sanay na sa election niya, usually they try to influence the principal, they try to influence the yung teachers o kaya, pero yung actually nag-appoint ng yung mga assistants, yan yung mga gagawa niyan. Tumisan mga local government officials na nagdidikta kung sino yung mga yan yung magiging rule. Kasi yung local government, they provide all the materials for Comelec, di ba? Yung mga local government, sila nagpo-provide ng ibang mga kailangan na hindi nagpo-provide ng Comelec. So may konting may relationship between your provincial election or city election supervisors and the local government. So mayroong mga ganyan nakikita ko in the past na yung mga isinasubmit na ina-authorize no, galing din sa mga LGUs who are also candidates. Thank you po, sir. Sir, thank you for that. Ni-note down ko na nga rin. Okay. Thank you po. Thank you. Thank you. That's all, Madam Chair. Thank you. Thank you, Kong Erise. And last but not the least, our Vice Chair, Kong P.D. Barzaga, also the Chairman of the Automated Election Oversight Committee. Kong P.D.? Hello.
Kong PD, go ahead po. Okay, good afternoon, chairperson. I'm very sorry, I was late. Okay, I was not able to hear what transpired earlier during my absence. Well, anyway, ang una ko lang tanong, ano ba ang update natin sa preparation ng Comelec? I think this is a very general but important question to be answered. Director David? Kung PD kanina pala, before you joined us, sinabi na po ng Comelec that these resolutions that we are talking about today will be reviewed and revised. Director David, can you mention again what you said earlier about those resolutions? Yes, Ma'am Chair. Thank you po. Sir, I mentioned po earlier kasi may mga questions din po tungkol sa provisions po ng resolution. May mga suggestions po to relax them or pag-isipan pa. So I informed po the body earlier that kanina lang po during the NBank meeting, Commissioner George Garcia, newly appointed commissioner po namin, proposed po to revisit the resolution. So not just specific provisions po, but the entire resolution po ang kumbaga titingnan po. Another visit po kasi nung time that it was promulgated, iba pa po yung ano nun, mas stricter pa po yung alert level. So ngayon pong na-relax na rin, bumaba na po. So yun po, baka po may mga provisions po tayo mababago. This is with regard to the campaigning. Yes, sir. That is a resolution. Ang tanong ko naman sa preparation natin, okay na ba tayong lahat? Okay na ba yung ating BCM? Okay na ba yung ating balota? Okay na ba yung transmission? Things like that, including our basic rooms to be used in the Comelec together with the transmission to Congress for the canvassing of the results of the election. Yun naman po, physical, wag na muna itong mga rules on campaigning. Okay na tayong lahat? Okay, so, opo. Yes, okay na. So, approximately, the number is 800 voters per cluster present. On the average? Yes, po. 800 registered voters per cluster present. And the voting will start at 6 a.m.? Yes, sir. Up to 6 p.m.? Up to 7 p.m., sir. Up to 7 p.m., subject to the rules that as long as they are within the vicinity of the voting center, they will be permitted to vote even after 7 o'clock. If at 7 p.m., sir, there are still voters in queue. Right. Lahat po naman nandoon within a certain radius po, they will be allowed. Tapos, sir, 30 meters. Away. Yun lamang sa watcher. Under the law, I don't know if this is correct. Each political party and independent candidate is permitted to have one watcher. Is that yes, applicable? Sir. Yes? Yes po. Okay, eh, ang problema natin ngayon, napakaraming partido. Sabihin nila, kahit na sa local eh, wala yung partidong kandidato sa local, they are representing their candidates for the national position. And also the party list. May guidelines na ba tayo kung ilan ang permitted within the voting center, within the cluster precinct on the day of the election? With regard po sa limitations po ng taong nandun sa loob ng room because we need to observe nga po yung physical distancing, we will give priority po dun sa watchers ng dominant majority and dominant minority and of course yung accredited citizens arm. Kung hindi so, po mag- basically, what would be the minimum and what would be the maximum? Madam Chair, that is not po within po yung sa aking assigned and sa campaign po ako, probably I can again refer the questions to... Oh, you may refer that to attorney your chairman. Okay? Attorney Lacuna. Kasi minsan doon nagkakaroon kami ng problema sa local, sasabihin may appointment kami pagkatapos the chairperson of the board is biased, ayaw kami papasukin. And that includes the watchers of the party list. Diba? So, gusto lang natin malinawan. Another thing,
Yung ating mga empleyado, it's covered only those who are civil service, those who are covered by the civil service rules. The prohibition applies to them. Kung PD, pakiulit, di masyadong marinig. Well, yung ating ano, prohibition about government employees, ang prohibition applies only to those who are civil service employees in the government. Director David? Sorry, ma'am. Sir, may I have the question again? Yung lamang sa ating government employees, career, under civil service rules as well as Comelec directive, they are excluded to engage in partisan politics. Yes, sir. Apo. Okay. What about contractual employees and confidential employees who are not covered by civil service rules and their tenure is coterminous with the appointing authority? Attorney was the one who answered that question kanina. Tagal Law Department, Director David. It's Attorney Sugar po, Lacuna. Attorney Lacuna. Yes, ma'am. Ma'am, yes, Madam Chair, and to Congressman po. Opo. Ang sa akin lang po, ma'am, siguro we just have to wait po for the amended resolution or the amended joint circular po between the Comelec and the CSC. We will clarify po everything on this resolution po. Thank you. Okay. Just a follow-up. Sinasabi sa akin ng isang empleyadong career, kung I want to attend the meeting of the candidates for national position so that I can hear their platform in order to guide me on the day on whom I shall vote. Yung ba prohibited? Mere attendance in the meeting to hear the program of the government of a particular candidate? Attorney Lacuna? Sama ngayon ng connection ng internet all over. Wala. Yes, ma'am. Oh. Madam Chair, I am sorry. I think we are not in a position to answer that. No, baka kasi po ma-raise po ito as a possible case against us and kami po ang mag-investigate po as part of the law department. So, what do we do in the meantime? Sasabihin namin, hindi alam ng Comelec kung ano resolution. At sasabihin naman la, it's basic. We have to know. How we can vote only wisely if we know what are the programs of government of a particular candidate. That's my point. Kaya kung pwede silang makinig. It's as simple as that. Do they have the right to listen in a meeting or a caucus? Although they are civil service employees of the government, and their purpose of attendance is merely to hear the platform so that they can vote wisely on the day of the election. Attorney? Madam Chair? Yes, go ahead. Go ahead. I answer? Director, yes, go ahead. Yes, sir. May I just go back to your earlier question po regarding employees, contractual employees, and confidential employees? Oh, yes. With regard po sa casual employees and confidential employees na coterminous po, na they are not considered po as employees po ng government. So they are not included po dun sa prohibition for civil service employees under the civil service to join camp. So they can. Okay lamang sila. Pero ang sinasabi ko, yung civil service eligible or civil employees covered by the civil service, what is prohibited is to engage in partisan politics or campaigning, hindi ba? Yes, sir. At tanong ko naman, simple lamang, kundi naman sila mga kampanya, upo lamang sila sa caucus ng isang grupo para marinig ang kanilang platform of government in order to guide them intelligently how they can vote wisely. Will there be a prohibition?
siyempre ang alam natin, pag civil service, tapos namimigay ng leaflet, eh talagang bawal na yan. That is partisan activity. Or even wearing a shirt of Kong P.D. Barsaga, practically, you are exposing my candidacy. That is also prohibited. Pero yung nakaupo lamang sila, nakikinig, just to enlighten them. I think yes, you have to discuss that with the Comelec and Bank. Opo. Sir, as long as yung act po, no, is not campaigning or not promoting po yung candidacy ng isang ng candidate, I think it may be allowed naman po, lalo na kung makikinig lang siya. Kanya alam po kung masyadong active po yung kanyang participation sa pangangampanya, yun po yung pinagbabawal. Okay, thank you very much. The election for the local period will start on March 25. Right? Yes, ma'am. Okay. March 25 happens to be a Friday. And unfortunately, my birthday is also on March 25. Ayoko naman mag-birthday ng March 25 kasi marami sa aking mga kababayan, pati na ako, hindi na ako kumakain ng karne during Friday in the Lent season. On March 26, kung mag-celebrate ako ng aking birthday at kung magpakain ako, because on account of my birthday, is it prohibited under the Comelec? I am celebrating my birthday. I am celebrating it every March 25. Unfortunately, laging bumabagsak sa campaign period. Director? Invitado ba kami kong PD? Ah, yes, of course. Yun, everybody is invited. March 24 na lang kong PD para wala pang ano. March 24 na lang. prohibited pag hindi nyo kami inimbita. Nililinaw lang natin yun so that I can tell my constituents, oh, pasensya na kayo, bawal ako magpakain kahit birthday ko. Director? If that is prohibited po, yes po, panahon po kasi ng election eh. In other words, candidates cannot celebrate their birthday, which they have been doing since they become public officials? Opo, sir, siguro yung mag-celebrate na lang with the family. No, mayor, talagang i-celebrate ako with the people of Das Marinas. Okay. Sir, ano na lang siguro for the protection na rin po ng candidate kasi it could lead po, no, it could be an issue po against the candidate kahit sabihin birthday pa. Well, anyway, sige, pag-aralan natin yan. Pagkatapos, another thing is the barangay officials. You will review the resolution prohibiting barangay officials in engaging in campaign activities. How soon can we know the final decision of the Comelec? Attorney, ako na yatang nag-mention nun kanina. Okay. Joint resolution yata yan? Joint circular. Yung mention ni Attorney Lacuna kanina, nawala na siya. Director, masasagot mo ba yon? Director David? Yes po, from what I know, may ilalabas naman po na ang law department po tungkol dyan. And I think it's going to be soon naman po. Siyempre po, dapat mailabas naman po agad. Okay. And so then, yung ating mga no limit, mga accompanied, medyo under review pa nila to during the period, yes, of campaign. Okay. Opo. Isa na lamang. And this is being practiced by all the candidates. Regarding the maximum size of campaign posters for every candidate, it is also 2x3 feet. Yes po. For posters po, ha? Posters, it's maximum is 2x3 feet. Okay, poster 2x3. Poster. Ngayon, ang nangyayari, minsan, isang plywood, nilalagyan ng 20 2x3 involving the same candidate. Okay ba lamang yon? Yung plywood po yan. No, po. No, no. Private.
private. Tsaka mo poste area, hindi mag-gusto yun. Private area, ganito ang ginagawa. Oh, 2x3, technicality, ayoko naman. Mapapahiya ako sa aking mga kababayan. Ala ko nga, bugado ka. Tapos, so okay lamang to. Yes, okay. Sir. Wag lang. Oh, oral. We'll find out kung ano yung... Bakit ganun minsan sa ano, sa may records? Pag makato ka, ayaw nila buksan. Ah. Oh, may pumasok na magandang... May pumasok. Ha? Ah? Okay na, Chairperson Yoyet. Saka na lamang pag nagkaroon tayo ng new resolutions. And I hope... Sana naman mailabas yan before March 25 so that all the candidates will be guided accordingly in their preparation for elections. At baka makaselebrate po kami ng birthday nyo sa 25 kung magbagong resolution. Tapos sa si Campidi, so, no? Yes, sa ano lang, sa campaign lang. Kasi sa campaign lang. Sige, conference, yes. Go ahead, yes, po. Yes, Madam Chair, naging experience po ito, no, nung ating mga representatives in several regions. Baka ma-take into considerations din ito ng Comelec kasi no, nag-a-apply po sila ng mga permit, etc. Hindi raw nila alam yung mga rules. Hindi alam nung mga nasa Comelec. At may pagkakataon pa, Madam Chair, na pinagpapasapasahan sila, LGU, Comelec. So, ganun, ano? So kung ipapasa itong bagong guidelines, kailangan naman aware yung mga nasa regions. Kasi yun po yung naging experience namin, Director David, ano? Ganun yung mga naging experience. May mga difficulties and obstacles kasi sabi ng mga nasa Comelec, di nila aware sa rules. Di nila alam kung saan ipa-file kasi nga nagtuturuan yung local at saka yung Comelec. Tapos may mga varying interpretation pa po dun sa resolution. Sana maiwasan na yan, Madam Chair, no, doon sa susir yung lahat ng mga Comelec personnel kaugnay ng mga rules. Pangalawa, Madam Chair, ito kasing... Yung po bang kailangan pa po bang humingi ng permit sa mga LGU if the rally is in the Freedom Park or private properties kasi nakalagay sa Section 4 ng Public Assembly Act exempted na yon ng requirement sa permit. Director? Opo. Director David. Yes, Chair. Ma'am, yung po dun sa unang question po ninyo, ma'am, may I know lang po kung saan yung lugar kasi lahat naman po ng regions na brief po sila with regard to the resolution and how to implement it po. Pwede po namin makuha lang, ma'am, kung saan po yung lugar na sinasabi po nila. Okay. Conference? Sige, dun kasi sa letter po, wala kaming in-identify pero... Meron kaming, may mga ganyang mga sinasabi sa amin ng aming mga representatives doon sa region. At tanungin ko sa staff kung anong particular po na lugar po yun. Maya. Sige po, ma'am. Thank you po. Then, pag yung po question nyo regarding sa use po ng Freedom Park pag-hold ng rallies, hindi po sila covered ng political campaign. Okay. Kasi ano na siya, sila, no? Freedom Park at private. So, hindi yeah. Nakukuha ng permit. Opo. Sa LG. Okay. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Yes. Follow up lang. Kung tayo. Yes, sir. Madam Chair. Yes, sir. I can't see who's... Kung Tyron. Kung Tyron and then Kung BG. Yes. Clarification lang. Doon sa Tony Kung France. Pag private place, hindi na kailangan ng permit? Director? Private place po, kailangan po siya ng permit, sir. Ah, okay. Kung indoor po siya, kanyari, meeting siya or caucus indoor in a private place, kailangan po. Okay. Meron po, kasama po yun po, sir.
follow-up lang dun sa birthday ni Persaga. Invite ka muna pare. For example, sa isang mga meeting namin sa mga barangays, mga gabi, halimbawa. And then suddenly, meron palang may birthday celebrant doon at nagpakain siya. May violation ba yun? Director? Wala naman po siguro, sir, kung lalo't alam naman, ma-establish po talaga na kung saan galing kung nagpunta lang at nagpakain. Kong Tyrone, okay na po? Yes, ma'am. Thank you. Yes, Kong PD. Halimbawa, yung siyang pinasyalan namin hindi birthday, kundi wedding anniversary. Nung isang leader namin at pinakain kami mga nando sa meeting, there will be also no violation. Ang director? Hindi kandidato? Director? Director David? Ma'am? With anniversary daw, may nagpakain, sabi ni Kong PD. Violation daw ba yun? Nagpakain po saan during... Kong PD? Sabi, Kong PD, wedding anniversary ko may namin kong isawa. 25 years anniversary, pwede ba? Dito na muna kayo kumain ng mga grupo nyo. Nakahanda ako, good for 500 persons. Yung ba, there will be violation? Director, gustong-gusto talaga ni Kong PD mag-celebrate ng birthday niya. Dami talagang gusto si Kong PD. Man yung mga Pilipino, pag may dumarating ng mga public officials at merong occasion sa kanila, o kaya fiesta ka. Which is normal, especially in the month of April and May. Director? Yes po. Sir, para na lang po maiwasan kasi yung kung meron pong masabi. Pero po, siyempre po, kung mapuprove naman talaga na naininbita lang, hindi naman galing talaga doon sa mismo kandidato yung binigay na pagkain or drinks. Di po ba? May, pwede naman po siguro i-defend. Pero para na lang din po, para wala na din pong masabi po na baka nagbigay or may lumabas pa pong hassle po yun, sir. So, mas maganda po na kung pwedeng iwasan na lang po muna. Kung PD, sa March 24 ka na lang daw mag-blow out, Kong PD. Okay. Si Kong Ferdy, gusto ipag-grab na lang po. Okay na po. Si Vice Chair BG, may tanong po kayo, Vice Chair. Yes, Chair, and thank you. Before I go to my question, I'd like to congratulate and greet advance happy birthday to Kong PD, no? First, Kong PD, ang ganda ng mic nyo. Sana all, parang DJ na kayo, loading kayo. Limit kasi then, Then support ko yung birthday nyo. Tingin ko tama kayo. Dapat consider ng Comelec yung pwede kang mag-celebrate ng birthday mo. Wala namang problema sa pag-celebrate ng birthday. Tinaon ng Diyos. Yun ang birthday mo. Kasalanan ba natin yon? So, tingin ko, hindi. Pwede lang siguro lagyan ng Comelec na kapya. Walang political speeches dun sa birthday. Baka yun, pwede na. Pakain ka lang. Di natuwa yung mga constituents mo. Pinakain mo sila, libre, because of the generosity of Kong PD. Di ba? Tama, Kong PD. Hindi lang pinag-iipon ako yan eh. Kita mo na. Kong PD, isa lang, mag-imbita ka. Huwag mo kong kalimutan si Kong BG. Mahim sa birthday mo. Okay. Pag iniyaki ka. Yes, of course naman, Kong PD. Ikaw pa. Excuse me. Hello. Hello. BG, Tita Baby. Yes, yes. Ate Baby. Oo nga. Alam mo naman, yan ang pinakamayaman sa Cavite. Dapat payagan na yan. Para lahat tayo dyan natin
Hindi ako pinakamayaman na ano ron, congressman. Maraming mayaman. Saan na natin papuntahin ang voters natin? Doon kayo sa Cavite at sa libre. Oh. Ayos mo yung papayag na doon si Comelec. Birthday naman, tama ka, pinanganak siya ng ganong panahon. No? Bababago ba yun? Basta wala lang vote for PD dahil sigurado ng panalo. Congratulations, my darling chairman. I love you. Thank you. Meron pa po. Okay, ma'am. Yes, Chair VG. Chair, yeah, to continue lang para yung isang sagutan na lang yung sa comment. Sige po. Actually, yung major concern ko, yung concern ko is also with the regulation 10732, no? Kasi what's happening in the ground is may mga barangay captain that I will use this to prevent our volunteers from campaigning, no? Siyempre, merong mga what happened on the ground, siyempre, may mga magka-campaign na magbo-volunteer sila. Sige, magka-campaign kami sa iyo. So hingi sila ng mga t-shirts, then they'll go to the barangays to. Pero upon knowing na mga ganito yung mga barangay, they will use this 10732 to prevent them from campaigning. Kailangan daw merong permit. Naintindihan ko kung talagang mataas ang level ng ano because of the IATF, ito yung nire-resolve. Pero as of now, level na napakababa na ng level natin, level 1. And the barangays, the barangay captain are still using this. Kasi alam mo, tulad ng dati, meron naman tayong right to be informed, right ng individual to mobility. So, mga volunteers, why would they prevent these campaigners volunteer campaigner from going to campaign in their areas? Hindi naman to rallies eh. Hindi naman ito large group of campaigners, group of 5, kaharangin pa nila, mga teenager. What? So I think there should be a line between this, parang hindi maganda. Imagine, national lang tinatakbuhan mo, like the parties are national in scope. Isa-isa ba namin itong local Comelec officers para humingi ng permit? Although, sinasabi doon sa permit, deemed as approved in 10 days. Pero kahit meron pa yan, hindi rin tatanggapin ng barangay captain yan. Eh. That's just an excuse. Pero ang talagang pinuprotektahan nila, meron silang mga kandidato o party list na pinapaboran, lalo na kung alam natin na itong mga areas na to is bailiwick ng isang party list. So I think there should be something about that kasi nagiging unfair dun sa lugar. And right nung mga people to know na ito yung platform ng mga ibang party list. That's my take, Mr. Madam Chair. Director David. Director, we can't hear you. Sorry po, Madam Chair. Ma'am, I said duly noted po na lang yung sinabi po ni Representative Lacson. Then, Madam Chair, may I just clarify lang po yung answer ko dun sa question kanina ni Representative Castro? Sige, go ahead po. Regarding Madam Chair, before I proceed, please take note na lang kasi ito yung mga provinces na nagkaroon kami ng problema. So far, it's on the Tacoron, Lucena, and Cavite. So, pakitignan na lang po. Okay, Madam Chair. Director? Just a query. Kung sa Dasmariñas kami, di ba, nagkaroon kayo problema? Ano po? Hindi po. Sa Pakuor. Kailangan pala sa Dasmariñas. Lahat, everything is open in our city. You have the right to campaign. Okay, thank you. Kung PD. Kung PD, naka-Facebook live tayo sa account, the Facebook account ng House. So alam na ng lahat na
meron kayong imbitasyon sa birthday niyo, baka masyadong madaming dumating doon. Oh, eh, meron tayong social distancing. Babalik natin. Tapos yung social distancing pa sa sasakyan, bawal lang hakot. Just kidding. Okay, thank you very much. Thank you, Confidi. Meron pa pong mga tanong sa Comelec? Madam Chair? Yes, Director. Meron po kayong clarification lang po dun sa question ni Ma'am Castro, Franz Castro. When she asked po yung dun sa Freedom Park, opo, dahil Freedom Park po, di ba, sa under the Public Assembly Act, hindi na po kailangan ng permit. Pero hindi po, yung sinabi ko po, hindi po kasali ang political campaigns, meaning, pag gagamitin po siya for political campaigns, kailangan pa rin po, ma'am, ng permit. Opo. Kasi mas, ano po, mag-govern pa rin po is yung Section 87 ng BP 881 po. Okay, Director. Okay. Thank you. Okay. Meron pa po, wala na po tayong tanong sa mga... Madam Chair? Yes, who's talking? From Comelec po, Attorney Persis Del Camat-Tabalos. Yes, so you are... From Comelec po, Law Department, Attorney Persis Del Camat. Attorney po, attorney from Law Department po, yes. Comelec. Madam Chair, respectfully asking permission lang po to address the previous question of Representative Castro as regards her February 4 letter. Yes, go ahead. Verification of our records po, such letter was endorsed to us by Commissioner Inting on February 14, and upon confirmation and verification po sa aming database, we were able to draft a letter reply dated February 18 and was released by our department on February 21. Baka lang po natagalan yung pagdating since sa letter po ni Representative Castro, wala pong email na nakalagay. So we sent it through a registered mail. Kaya po baka hindi pa lang natatanggap ng office ni Representative Castro. That's all po, Madam Chair. Conference, maybe your office can communicate with yes. them. Email, yes, thank you, Madam Chair. So, bakit wala kaming email kung natanggap nila from, through the email din namin ito pinadala eh? Madam Chair, so bakit wala akong email? Kasi from, through email in namin ito pinadala sa inyo. Madam Chair, yung nandun po sa baba, kasi... nandun po sa letterhead namin, sa baba ng letter ko, nandun po yung email ad. Attorney. Ayos po, ang andyan sa baba. Opo, ang na-endorse po kasi sa na, sa amin ni ng office po ni Chair Inting is the printed copy. Kaya po ang nilagay po naming address doon is yung room 511 South Wing House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City. But nevertheless, siguro po kung nandun po sa letter po ni Representative Castro yung email address niya, we can furnish her a copy na lang po and resend our letter reply to the email address. Kung naka-reflect po doon, we will look for the letter again. Okay, thank you, Madam Chair. Thank you, Attorney Persis. Wala na po. Madam Chair? Yes, Director, meron pa kayong dadagdag. Opo, regarding po yung sa kanilang question ni, I think it's Representative Lacson, yung nag-rally kanya sa barangay. Yes, go ahead po. Po, kung naman po yung gaya na meron na po nag-rally, ganyan din kailangan pampahintuin, hindi naman po ihihinto ng barangay, wala naman pong ganun instruction no, to ask them to stop po. Siguro hahayaan na lang po 'yon, but we will just they will just take note na wala pong permit yung rally, pero hindi naman po yung kailangan ipahinto. Okay, thank you, Director. Wala na po tayong tanong. Madam Chair? Yes, Comfordy. We're still ang topic pa rin natin yung resolutions 10730 and 232, right? Yung ibang policies, will you still take this up with Comelec or pwede nang erase na yan?
Yung ano po, sorry po. Yung iba pang concerns po regarding yung race ni race kanina ni Kong Barsaga about the preparations and other policies outside of resolutions 10730 and 32, Madam Chair. Kasi po yung resource persons nat, yung resource person natin ngayon si Director David, yung kanyang I think yung kanyang okay. department handles the campaign. So baka wala rin pong makasagot okay. kung about the other election. Concerns. Yeah, the election day itself. Okay, so, sige po. We can schedule po another one for that. Sige, okay. Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Yun lang. Madam Chair, yes, may question pa po ako. Friend. Baka naman masagot din ito ni Director David at saka nung ating attorney dito, Attorney Persis. Yes, sir. Kasi ito rin, ano, pinare-raise din ito nung aking constituents, Madam Chair, yung Alliance of Concerned Teachers Philippines. After the dialogue daw po nila with Commissioner Tasquejo noong September. Nag-letter din sila November 27 and March. At hanggang ngayon ay wala din silang sinasagot. Hindi rin po nasagot. Baka pwedeng i-take note po ito, November 27 and March lettered of the Alliance of Concerned Teachers. Baka pwede rin pong masagot. At naghingi rin kasi sila, Madam Chair, ng dialogue with the Comelec as regards doon sa mga concerns nila. So, pangalawa, Madam Chair, kasi nag-i-start na, Madam Chair, yung ano no, yung BEI training, Board of Election Inspectors training. At ito po yung mga nakuha kong mga feedback. So, yung mga BEI daw po ay nabigyan ng 2,000 travel ay meron pong 2,000 na travel allowance po sa mga BEI trainings. Kaya lang ang ibinigay lang po ay 1,600. So, ang unang tanong, ito po bang 2,000 na ito? Ito na po ba lahat yung travel allowance covering the election service? Baka the law department. Director, can you answer that? Or si Attorney Lacuna? Can they answer that? Yung question po, if yun na po lahat yung ibabayad? Oo, based doon sa inyong resolution. Kasi Opo, hindi pa po yun, hindi lang po yun ang matatanggap. So, meron pa pong kasunod pa po yun, ma'am. And then yung po kasi tinatanggap, less pa po yung tax. Kung medyo... Yes, oo. Ang laki ng tax, Director, Madam Chair, 400 yung tax. Dun sa experience natin, yung honorarium, 5% lang yung tinanggal na taxation. So, bakit po itong travel allowance ay 20%? ang tinanggal. Director, can you answer that? Yes, Madam Chair. Madam Chair, ano lang po yung travel allowance lang siya for the training. Opo, for the training po yun, iba pa po yun sa honorarium. Hindi, o nga po, bakit po tinanggalan ng 20%? Kasi 5% na po yun sa honorarium. Meron po bang certain guidelines niyan sa BIR? Kasi hindi po na-experience ng mga BIR natin yan ng last two elections. Madam Chair, hindi po ako knowledgeable po tungkol dun sa issue on tax. We will, ma'am, ano na lang po yun, i-relay po namin po yung inyong concern para rin po ma-address na po. Okay, so ibig sabihin itong BI training, itong 2,000 na travel allowance, iba pa po yun doon sa testing and sealing at saka doon sa travel allowance nila during election day. Tama po, Director Eliza? Bali, part lang po yan po nung kabuuan na matatanggap po nila. Yung breakdown okay. po, ma'am, hindi ko po, baka po mag-yes ako pero magkamali. But it's just part po nung kabuuan po natatanggap po nila. Oh, kasi wala sa resolution ninyo yung BEI training travel allowance eh. Meron lang po 1,000 for the testing and sealing and another 1,000 for the election day proper. Yung election day itself. Okay, so yun. Anyway, Madam Chair, meron pa naman tayong ano no, another meeting. Yes, tapos, kasi today it's more of the campaign, yung the resolutions that we're supposed to discuss, kaya nga si Director yun yung kanyang ano expertise yung sa campaign.
So if there are any other questions, i-raise ko na lang po, Madam Chair, can you allow me to raise yung mga concerns po ng ating mga PEI? Kasi nagsimula na rin kasi yung training eh. Baka pwedeng at least marelay ni Director David sa director who's in charge of that. Pwede Director David at least ma-take note, ma-refer dun sa directors in charge. Yes po, Madam. Apo. Sige, Kong Franz, go ahead po. Yes, we commend the Comelec, no, during the training of the BEI, ongoing training of the BEI, nagkoconduct kayo ng antigen test. So, for the protection naman po. Kaya lang nag-raise na problema, Madam Chair. So, sa training pa lang po, yung mga teachers na halimbawa nag-positive doon sa training, tinanggal po sila as chairman ng board at dinilagay sila doon sa member of the board. Ano po bang logic na meron dito? So baka pwedeng ma-address 'yan sa susunod na mga tanong kasi 'yun ang naging ano ng mga teachers natin. They were arbitrarily replaced and demoted to third member noong nagkaroon po ng na test sila na may COVID. So but medyo matagal pa naman po yung election, May 9, 'di ba? 14 days magagaling naman na po 'yan eh. Tapos as regards to the priority po pagiging BEI, nakakatanggap kasi kami ng nung mga reports na pinapalitan sila kahit na sila yung priority as teacher. So baka pwedeng ma-raise namin yan at ma-address din susunod na mga meeting po, Madam Chair. Director, pakinote na lang para mabigay din sa director who will be attending sa next hearing natin. And then yung Madam Chair, yung service credit. Kasi po doon sa resolution po na latest resolution, 5-day service credit pa lang po ang binibigay sa mga BEI. Ang napag-usapan po sa mga previous na mga dialogue, madadagdagan po itong 5 days. Baka pwede ring ma-consider yung madagdagan itong 5-day service credits po ng ating mga BEI. Considering, Madam Chair, humaba yung number of hours ng election period, 'di ba? From 6 a.m. to 7 p.m. Tapos yung pang mga iba pang mga trabaho po ng mga BEI. Baka pwedeng madagdagan yung service credits from 5. Ang request yata ng mga BEI mga teachers ay 10 days. And then alam ko po binito po ni President Duterte yung 500 na COVID-19 allowance. So tinanggal po 'yon as one of the allowance ng mga BEI. So meron po kasi tayong 200 million increase doon sa Comelec budget ng 2022. So dito po ba kukuhanin 'yon? So tanong lang po kung masasagot po ni Ma'am David, ni Director David, okay lang po. Yun lang po, conference. Director? Yes, Chair. Chair, inote ko na lang po rin po yung sinabi ni Ma'am, yung last regarding dun sa 1,000 po yun. Hindi, yung COVID-19 allowance. Kasi alam namin, mayroong 500 dun sa resolution ninyo eh. Dun sa resolution 10732, may 500 na COVID-19 allowance yung mga poll workers. Pero binito kasi ito ni President. So dapat kailangan maibalik ito. Kailangan mapondohan ito ng Comelec. So next hearing siguro, Director, sino kaya ang Director who's in charge of that? Yun yung i-invite natin. Comsec, pakinote na lang para yung masagot yung mga tanong ni Comfriends next time. Yes, ma'am. Thank you, Madam Chair. Thank you, conference. Wala na po. Before we go, I want to greet first our Vice Chair and Chair of the Automated Elections Oversight Committee, si Kong PD. Happy birthday po in advance, Kong PD. Wala na pong tanong. Is there a motion po? Motion to adjourn, Chair. Thank you. There's a motion to adjourn, so our meeting is hereby adjourned. We hope
we hope we will see you in Cavite for Kong birthday celebration. Transfer of venue. Madam Chair, Madam Chair, kailan po yung next meeting natin, Madam Chair? Comsec will we'll schedule it. Okay. Pero definitely within the month kasi kailangan before March 25. Yes. For the birthday. Before the birthday para baka makaselebrate tayo sa Dasmariñas, Cavite. Kung pwede, mag-ready ka na. Yes, you are all welcome. Sige po, good afternoon po sa inyong lahat at marami pong salamat. Salamat po. Thank you, Mr. Chair. Thank you po. Thank you, Madam Chair.